Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala, si Verso. Ayun, bale, wala muna tayong headband ngayon. Joke lang po. Wala muna tayong headband din kasi nagmumukha tayong bata. Charot. Wala muna tayong tutorial kasi isashare ko muna ulit sa inyo yung ating mga ginagamit na tela ngayon. Para kahit pa paano meron tayong mga idea kung para saan ba magandang gamitin itong mga tela na to at kung ano rin yung mga price nila ngayon sa Taytay. Unahin na po muna natin ang ating mga tela. Ayan, meron na tayong tatlong tela ulit. Jimmy on the track, so you know it's lit. So you know it's lit. Bye, Bubble Boy. Bye, Bubble Boy. Po, meron tayong tatlong klaseng tela ulit ngayon. Kagaya ng sinabi ko sa nakaraang kong vlog, ito siya. Unahin na po muna natin yung ating linen. Ito. Bali, meron ako ditong retasol. Ito siya. Ang tawag po sa tela na to ay cotton linen gusot mayaman. Meron po ako dyang vlog na nag-canvas ako, bumili ako ng tela talaga ng cotton linen. Gusot mayaman. Yung gusot mayaman po, mas mataas yung klase. Kasi, mas maganda talaga siya. Opo. Bali, meron ako dito, halimbawa, sa puff sleeves. Yung kasi pinaka-priority niya. Yung parang, pag naka-puff siya, ito siya, gumawa ko ng, pansamantalang sample kanina, ganyan siya kalaki. Ayan. Ganyan siya ka-puff. Pag mas maraming shearing, mas puff po siya. Ayan. Ganyan yung magiging itsura niya. Ayan. Ganyan. Ayan siya. Ganda siya, maging sleeves. Ayan. Meron po tayong dalawang klase ng linen. Meron po yung linen na medyo manipis. Wala akong sample niya dito. Pero para lang din siyang woven. Pero mas manipis talaga siya. At saka, mas mura. Ang price po nun, depende rin kasi sa klase at saka sa store na mabibilhan niyo. Meron po siyang nasa 80 to 100 ang price niya po. Meron po ako dyan vlog. Paki-visit nyo na lang din po siya para sa mga store na pupuntahan nyo. Bali, ito po yung ating gusot mayaman. Ganito yung magiging look niya. Kung halimbawa, gagamitin natin siya sa ating mga puff sleeves. Ayan. Maganda siya, promise. Masasabi mo talaga siyang gusotin. Kasi gusot mayaman, yun talaga yung pinaka-perfect look niya. Ayan, ganda siya. Ayan, pag naka-shearing. Diba? Ang ganda niya. Pero perfect talaga siya, promise. Lalo mga Pilipiniana, ganyan. Pilipiniana na look. Ayan po siya, ha. Second muna tayo naman para sa isa nating tela na nakaready dito. Yung ating chalice. Balit yung aking chalice, retaso na lang din po siya. Meron yata ako din ginawang dress na ganito. O tutorial. Ayan siya. Ito yung ating chalice. Mas maraming gumagawa nito ngayon. Excuse. Ang tela po nito pala, ang kilo nito nasa 240, mga ganyan, per kilo. Pag per yard naman po siya, nasa, ang woven, ang chalice natin nasa, hindi ko sure, magkano, nasa 75 to 90 rin, ganyan. Halos pareha niya lang din yung woven. Pero depende po yun sa klase na mapipili nyo, ha. Pero dun syempre tayo sa per kilo. Mas sulit po yung per kilo kesa sa per yard. Ayan po. Perfect to sa mga dress. Alam niyo po ba yung mga dress ng mga nanay natin? Ito po siya. Ito po talaga yung mga dress na yun. Gusutin yung chalice. Pero, ito cotton din po ito, ah. Pero maganda siya sa dress. Medyo gusutin lang. Pero perfect po talaga siya. Ayan. Tapos naman po, yung ating pangatlong tela. Tapos, share ko mamaya sa inyo ano pa pwede natin gawin sa mga yun. Yung ating neoprene. Yung iba halos hindi pamilyar sa neoprene. Parang last year, yung nag-umpisa yung ating pandemic, ayan. Ang mga usual na ginagawa natin sa ating
neoprene ay mga mask. Kung sino man sa inyo mga gumawa ng mask, isa ako doon. Ayan, gumawa tayo ng napakadaming mask noon, nag-umpisa yung pandemic. Yung parang kahit pandemic na parang fashionable pa rin tayo, meron pa tayong kasamang headband yan. Ayan, turban, etc. Ayan, ito po yung ating neoprene. Ang per kilo ng neoprene, kana ba, per kilo, 240-250 ganyan. Pero may isang klase ng neoprene, yung mini neoprene, ayan. Nabili ko naman yung mini neoprene, ito muna, mini neoprene, mas manipis. Kung napanood niyo isa kong vlog, yung crop top, dito siya gawa. Ayan. Mini neoprene, mas maganda siya, mas malambot sa katawan. Perfect siya i-fitted. Ayan. Para rin siyang spandex. Pero ito, hindi siya ganun ka-comfy. Pero okay din siya. Ayan, fitted din siya. Ayan. Ang per kilo naman po nito, nasa 130 to 150. Nung nabili ko po ito noon, ano siya, roll. Kasi ginawa namin to dati nung nag-mask din kami. Mga tira-tirang tela lang po ito dito. Basta gusto ko lang po kayo bigyan ng information sa ating mga klase ng tela na pinapamili dyan sa Taytay. Share ko lang din itong tela na to na neoprene noong hindi pa ako madala sa Taytay, nung nagdi-divisoria pa ako. Ang per yard po ng neoprene natin noon nasa 120. Biruin mo, 120 times 3 times 4, magkano yun? May nasamat. Yun po siya, balay talaga, masulit talaga yung per kilo natin dito sa Taytay kesa sa per yard. Kasi dati talaga, ang mga ginagawa ko po sa aking mga neoprene, perfect po talaga siya pang dress. Ayan. Ang disadvantage, meron pong disadvantage itong ating neoprene. Kahit sabihin mo parang pang mayaman suit, perfect talaga siya. Kaso, meron siyang damage. Madali siyang ma-damage. Papakita ko sa inyo kung paano siya mabilis mag-run. Halimbawa itong hawak ko na to, ikis-kis ko siya dito. Sa medyo magaspang. Ayan po siya, kung makikita. Mabilis siya mag-run. Ayan, naghihimulmul siya agad. Hindi siya makikita, pero promise, madali siyang mag-run. Kahit scratch lang siya ng konti, itong klase ng neoprene na to, o kaya sumabit lang sa kuko natin. Ayan, sumabit siya sa kuko. Magkakaroon agad siya ng damage. Ayan, mabilis siyang ma-damage yung ating neoprene. Yun po yung disadvantage. Ayan, nakikita siya ng konti. Mabilis ma-damage yung neoprene natin. Kaya ini-advise dito na hand wash. Ayan. Pag halimbawa meron kayong dress ng neoprene, ang kailangan po talaga sa kanya ay hand wash. Hindi siya pwedeng isama sa ibang damit na paglalaban. Kasi mabilis po talaga siya mag-run. Gumawa po ako neto ng top. Yung aking puff sleeves. Meron din to. Pwede din siya sa puff sleeves. Meron ako dyang tutorial. Yung aking ginawang blouse. Ayan. Namigay din ako ng pattern yan. Sa aking mga suki na nagpapagawa ng pattern. Ayan. Balik ganito siya kapag naka-puff sleeves. Halimbawa. Ang ganda niya kasi talaga. Alam mo yun, perfect talaga siya. Ayan mo. Kahit hindi ko ano, alam mo, mafe-feel mo talaga na. Yun na talaga yung kalalabasan niya. Ganyan siya. Di ba? Kaso lang, ang disadvantage lang talaga nitong neoprene natin. Promise, mabilis siya mag-run. Mabilis siya mag-run. Kumpara naman dito, ito yung mga mas nauuso naman natin ngayong tela. Ayaw nila ng neoprene kasi nga daw mainit. Mainit daw ngayon. Kaya mas pinipili pa rin nilang tela ay yung ating cotton linen. Hindi ka siya sa braso. Sinampol ko lang ito kanina para lang kahit papano meron tayong idea sa cotton linen. Hindi siya talaga kasha. Chank! Ay, ako na sa braso. Hindi siya kasha. Pero ito siya. Halimbawa, nakasuot siya sa balita ko. Ganyan siya. Magpapa. Tatayo talaga siya. At saka dun sa ating mga puff sleeves, hindi siya buong armhole na naka-shearing. Doon lang siya sa may upper part ng konti. Magsha-share ako ng pattern ko dito. Wait lang. So, ayun na nga po. Share ko sa inyo itong klase ng pattern ko. Ayan, meron akong pattern dito ng puff sleeves. Ganito siya kalaki.
Ganito siya kalaki yung aking puff sleeves. Bale, naka-unfold siya. At ganito siya pag naka-unfold. Ayan. Ganun siya kalapad. As in. Bale, makikita mo meron ako dito. Tikete. Not. Ibig sabihin po nun, doon lang siya mag-start ng shearing hanggang dito. Pwede mo siyang bawasan. Depende sa actual sample mo. Ayan po ah. Tapos, yung dito niya sa baba, ayan. Ito, ganito rin kalaki yung naka-gather niya, yung naka-garter. Ganito siya. Ganito po yung aking pinaka-pattern. So, yun na nga po. Bale, binigyan ko lang kayo ulit ngayon ng information. Dito yung pusa. So, ayan, binigyan ko lang ulit kayo ngayon ng information sa ating mga tela na pwedeng bilhin para hindi na kayo mahihirapan kung halimbawa meron na kayong design, hindi na kayo mahihirapan pumili ng tela. At least kahit papano nagkaroon kayo ng idea na kung ano bang bibilhin kong tela ngayon para sa aking style. Halimbawa sa ating puff sleeves, perfect yung linen. Gusto't mayaman yung piliin nyo. Tapos, ang disadvantage ng ating neoprene, yun nga, madali siyang mag-run, madali siyang ma-damage. Ayan. Tapos yung ating namang chalice, medyo mahal yung tela niya, pero maganda talaga siya sa katawan. Sobrang comfortable. Ayan. Yung susunod ko po palang vlog, meron po akong tutorial, abangan niyo yan. Bale, tuturuan ko po kayong magtahi ng hindi kailangan mag-edging. Bale, lalo sa mga beginners natin dyan, hello sa inyo lahat. Ayun, tuturuan ko kayo magtahi nang hindi nyo kailangan mag-edging. Pero quality yung inyong output. Lalo na ako nagsisimula pa lang sa pananahi para sa inyo tong channel na to. So, yun na nga po. Hanggang dito po muna tayo. Huwag na sanang kakalimutan na mag-like at mag-subscribe. Salamat po! Bye-bye.